ang mga lupain na ibinigay sa mga lahi ni na Ephraim at Manase. Ika-16 na kabanata. Ang lupain na ibinigay sa mga lahi ni Jose ay nagsimula sa ilog ng Jordan malapit sa Jericho, sa silangan ng mga bukal ng Jericho, papunta sa ilang at sa kabundukan hanggang sa Bethel. Mula sa Bethel na siyang Luz, dumaraan ito sa Ataroth, na kung saan nakatira ang mga Arkeo, at pababa sa kanluran papunta sa lugar ng mga Hafleteo, hanggang sa hangganan ng mababang Beth Horon. At nagpatuloy ito sa Gezer hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang bahaging natanggap ng mga lahi ni Manase at Ephraim na mga anak ni Jose. Ito ang nasasakupan ng lahi ni Ephraim na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Ang hangganan nito sa silangan ay nagsisimula sa Ataroth Adar, papunta sa mataas na Beth Horon, hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ang hangganan nito sa hilaga ay nagsisimula sa Mikmetat, at paliko pa silangan sa Taanat Shilo, at dumaraan sa silangan ng Hanowa. At mula sa Hanowa ay pababa ito sa Ataroth at Naara, at dumaraan sa Jericho, papunta sa ilog ng Jordan. Mula sa Tapua, ang hangganan ay papunta sa kanluran at dumaraan sa lambak ng Kana, hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang lupain na ibinigay sa lahi ni Ephraim na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Kasama rito ang mga bayan at baryo na sakop sa lupain ni Manase. Hindi nila pinalaya sa mga Kananeo na nakatira sa Gezer. Kaya may mga Kananeo na nakatira kasama ng mga taga-Ephraim hanggang ngayon. Pero ginawa silang mga alipin. Ang lupain ng kalahating lahi ni Manase. Ika-17 kabanata. May ibinigay din ng mga lupain para sa kalahating lahi ni Manase na panganay na anak ni Jose. Ang Gilead at ang Bashan sa silangan ng ilog ng Jordan ay ibinigay kay Makir dahil mabuti siyang sundalo. Si Makir ang panganay ni Manase at ang ama ni Gilead. Ang lupain sa kanluran ng Jordan ay ibinigay sa ibang mga lahi ni Manase. Ang mga sambahayan ni na Abiezer, Helek, Asriel, Shechem, Hefer at Shemida. Sila ang mga lalaking anak ni Manase at mga pinuno ng kani-kanilang angkan. Ngayon, may isang tao na ang pangalan ay si Zelofehad. Anak siya ni Hefer at apo ni Gilead. Si Gilead ay anak ni Makir, at si Makir ay anak ni Manase. Si Zelofehad ay walang anak na lalaki, kundi mga babae lang. Sila'y sina Mala, Noe, Hogla, Milka at Tirza. Pumunta sila kina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun at sa mga pinuno at sinabi, "Nag-utos po ang Panginoon kay Moises na bigyan kami ng lupain, gaya po ng mga kamag-anak naming lalaki. Kaya binigyan sila ng bahagi nila ayon sa iniutos ng Panginoon." Ito ang dahilan kung bakit ang lahi ni Manase ay nakatanggap ng 10 bahagi ng lupain. Hindi kasama ang Gilead at Bashan sa silangan ng Jordan, dahil binigyan din ng bahagi ang mga kalahing babae kagaya ng mga kalahi niyang lalaki. Ang Gilead ay binigay sa iba pang lahi ni Manase. Ang hangganan ng lupain ng lahi ni Manase ay nagmula sa Asher hanggang sa Mikmetat, sa silangan ng Shechem papuntang Timog, sa lupain ng mga nakatira malapit sa bukal ng Tapua. Ang mga lupain sa paligid ng Tapua ay pagmamay-ari ng lahi ni Manase, pero ang Tapua na nasa hangganan ng lupain ni Manase ay pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim. Tumuloy ito sa hangganan na papunta sa lambak ng Kana. Sa timog ng lambak na ito ay may mga bayan na pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim, kahit nakasama ito sa mga bayan ng lahi ni Manase. Ang hangganan ng lahi ni Manase ay patuloy sa hilaga ng lambak hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ang lupain sa timog ng ilog ay pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim, at ang lupain sa hilaga ng ilog ay pagmamay-ari ng lahi ni Manase. Ang hangganan ng lupain ng lahi ni Manase sa kanluran ay ang dagat ng Mediteraneo. Ang nasa hilaga ng lahi ni Manase ay ang lahi ni Asher, at ang nasa silangan ay ang lahi ni Issachar. Ito ang mga bayan sa lupain ng lahi ni na Issachar at Asher na ibinigay sa lahi ni Manase. Ang Bethshan, Ibleam, Dor na tinatawag ding Naphat-Dor, Endor, Taanak, Megiddo at ang mga bayan sa paligid nito.
Pero hindi naangkin ng mga lahi ni Manase ang mga bayan na ito dahil hindi nila mapaalis ang mga Kananeo roon. Ngunit nang matatag na ang mga Israelita, inalipin nila ang mga Kananeo. Pero hindi nila itinaboy ng lubusan ang mga ito. Sinabi ng mga lahi ni Jose kay Josue, "Bakit isang bahagi lang ng lupain ang ibinigay mo sa amin? Napakarami namin, dahil pinagpala talaga kami ng Panginoon." Sumagot si Josue, "Kung talagang marami kayo at maliit para sa inyo ang mga kabundukan ng Ephraim, pumunta kayo sa mga kagubatan ng mga Perizeo at Rapaimeo. Linisin niyo ang lugar na iyon para sa sarili ninyo." Sinabi ng mga lahi ni Jose, "Ang mga kabundukan ay maliit para sa amin at hindi namin kaya ang mga Kananeo sa kapatagan dahil may mga karwahe silang bakal. At ganoon din ang mga Kananeo sa Bethshan at sa mga bayan sa paligid nito at sa lambak ng Jezreel." Sumagot si Josue, "Dahil napakarami niyo at makapangyarihan, hindi lang isa ang bahagi niyo. Magiging inyo rin ang mga kagubatan ng kabundukan. Kahit magubat ito, linisin na lang ninyo, dahil magiging inyo ito mula sa unahan hanggang sa dulo. At tiyak na maitataboy niyo ang mga Kananeo kahit makapangyarihan pa sila at may mga karwaheng bakal."